Hello guys, welcome back to my channel. Sa video ng ito guys, ay may gagawin tayong isang LED TV na ang model ay TCL 55 inches. Ang issue daw nito guys ay black screen siya. Minsan daw may konting liwanag sa gilid. Ayun guys, tara guys at simulan na natin. Ayun guys, nilagay na lang natin yung sa baba kasi masyado siyang malaki. Sa tayong papatungan. Ayun guys, try natin siya isaksak. Titingnan natin guys kung ano yung niya. Display niya. Kung meron ba siyang indicator dito sa baba. Hindi natin guys makita yung indicator kasi naiipit siya. Kaya lalabas natin ng kaunti. Ayan guys, i-on natin to. Nandito yun. Ayan guys, may indicator siya dito. Baba. Try natin siyang buksan. Pag in-on natin to guys, bali magpa-close yung indicator niya. Diyan dapat. Ayan. Ayan guys, may siya. Konting liwanag sa tabi. Kung mapapansin sa tabi kita, pero dito sa medyo gitna. Para siyang cellphone na na-blackout. Pero may kunting liwanag siya. Para may check natin guys yung yung backlight. Pre-press lang natin itong may inal lang itong screen niya. Ayan guys, may mapapansin niya may kunting nagliliwanag. Diyan na natin ng konti yung niya, yung screen. Hindi makita guys sa video pero kung ipipress mo siya, ayun guys, may liwanag siya sa loob sa pinaka crystal plate niya. Ibig sabihin lang nito guys, pag ganito, na pag pinapress niya siya na may liwanag siya, malabas yung liwanag niya. Ibig sabihin guys, buhay yung backlight niyan. Kaya hindi tayo pupunta sa backlight issue. May pupuntahan tayo guys na isang technique na tinatawag nilang tape method. Isa siya guys na paraan para i-bypass yung signal ng video. Kumbaga sa CRT, ay may sira kasi guys yung horizontal or kaya vertical. Hindi natin alam guys kung kaliwa o kanan. Kaya itatry natin siya ngayon guys. Dahan-dahan lang natin itong buksan kasi may nakakabit dito ang cable. Ayan guys, yung niya, pinaka-sensor saka sa signal remote at speaker. Ayan guys, dito lang tayo magpo-focus sa pinaka-tikon niya. Ito yung tikon, ito naman yung pinaka
power supply niya, at ito naman yung pinaka main motherboard niya ng CPU. Papunta sa TCON. Dito lang tayo guys magpo-focus. Wala na tayo guys iba pupuntahan kasi meron siyang supply eh. Kung susukatin natin siya dito, kompleto yung sinaka-supply niya. Pero kung gusto niyo guys makapanigurado, sukatin niyo yung pinaka-supply niya dito. Gamit guys yung multimeter, analog or kaya digital. Pero mas maganda kung digital para may forward at reverse tayo kahit magkamali tayo. May naka-indicate siya dito guys na value. Kailangan kumpleto yung supply natin. Dito nyo, hindi ko na guys iisa-isahin. Bali, ibibigay ko lang yung sa summary lang natin. Pag na sukat nyo na yung pinaka-supply dito, pag kumpleto, ibig sabihin, maaaring na andito ang problema or sa TCON or sa pinaka LED niya. Sa LED niya kasi guys, dito meron siya kasi diyan meron siyang mga device pa naka bawat sa left and right niya magkabukod. Meron kasama na diyan guys yung mga signal niya. Ito naman guys, ito naman, dahil hindi na natin check yung, ito naman yung pinaka-backlight niya. Ayun guys, nakabukod siya, kaya malalaman nyo. Kung pagsira yung backlight, pwede nyo na dito siyang i-test check. O kaya, kung may backlight tester kayo, mas maganda. Pero kung wala kayo guys, backlight tester, kailangan nyo itong buksan para matest nyo yung LED sa loob. Kung sira ba siya o buo. Guys, direkta na tayo guys sa tinatawag nating TCON. Gagawin na natin guys. Magsisimula muna tayo dito guys sa left side. Ayan guys, tatanggalin na natin itong pinaka flakes niya o ribbon na tinatawag. Pag magtatanggal nito, may lock lang siya dito. Iaangat nyo lang itong lock. At saka din sa baba. Ayan guys, ito yung pinaka ano niya. Flakes. Tinatawag nila ribbon. Dito tayo guys magbabypass. Yung tinatawag nating tape method. Pero ngayon sa akin guys, sa discarte ko, hindi ako gagamit guys ng tape. Ang gagamitin ko ay papel. Kasi guys, pag tape, ma-hassle pang tanggalin. Baka mali yung adjust natin. Pag kung mali man, madali siyang i-adjust. Pag tape kasi, babaklas ka pa. Ayun guys, ito na yung ano natin. Pinaka-flakes niya. Ribbon. Ito yung gagamitin ko guys na papel. Ayan. Pang blablock siya dito. Bali, tinanggal ko siya para masukat ko. 1-30 na line, yun ang tatakpan natin. I-blablock natin siya. Magbibilang lang tayo guys dito ng 30 na terminal. Yun yung harangan natin. Para hindi tayo guys malito, markahan lang natin ng kaunti para pag nabilang natin 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 guys, dito yung pang 13 nya. Hindi lang natin guys makita kasi masyado itong maliit. Susukatan natin siya ng papel.
Ayan guys, ito yung pangaharang natin. Ganyan na itsura niya guys. Ayan. Black na yan guys, kumbaga papatayin na natin yung linya na yan. Alam niyo kasi guys kung bakit. Kasi nga guys, dun sa pinaka device ng screen, meron kasi doon guys mga pyesa, mga SMT na maaaring leak na or shortage na. Inaagaw kasi yung signal nung sa left o kaya na kung nasaan ka man o sa right, yung signal, nag-aagawan sila kaya nag-blablock yung screen natin. Kumbaga sa mga CRT, yung horizontal at vertical. Pero pag sa CRT naman to guys nangyari, ipit siya na makikita mo siya. Dito kasi crystal plate to siya, kaya masyadong madilim, hindi siya basta makikita. Maari guys, pwedeng makita kung yung TV natin ay kung ano yung mode niya. Kung naka-AB ba siya o naka-TV signal. Ayun guys, ikakabit na natin siya dun. Ayun guys, dito nga pala guys, pwede tayong magkamali. Hindi natin alam guys kung sa bandang kaliwa o sa kanan yung dapat nating i-block. Kasi hindi natin alam yung wala tayong access ng schematic nito. Hindi natin malalaman kung nasaan yung signal niya. Pero commonly, kadalasan naman sa mga TV, nandito lang yung pinaka-frequency niya. Left or right. Kaya uhulaan na lang natin siya. And guys, pag naigabit na natin, try na natin siya ang buksan. Ayan guys, ano pa rin siya, parang may gray. Kaya ang gagawin natin guys, lipat na naman tayo sa right side. Ayan guys, pag paper method, napakadali natin maglipat sa bandang kanan. Kanan or kaliwa. Hindi tulad sa tape, magtatanggal ka pa ng ribbon. Ayan guys, pwede na natin ulit siyang i-try. Same pa rin siya guys, pa rin. May konting liwanag sa gilid. Punta naman tayo guys sa kabilang plates, kabilang cable. Yung itsura niya. Ayan guys. Ito yung papel. Gigilid lang natin. Kasi blablak, papatayin nga natin itong pinakalinya din niya dito sa left side.
Tingin guys yung lock. Nababa lang yun. And guys, try na natin siya ulit. Ayun guys. Meron na siyang kalahati. Kung papansin nyo guys, buhay itong kabila. Buhay na itong bandang ano, kaliwa natin. Ayun guys, so no signal. Lalagyan natin guys, signal guys, para makita natin yung pinaka-display niya. Gamit na lang tayo guys ng ano, MXU. O kaya TV box. And guys, kung mapapansin nyo, putol siya. Putol pa yung ano niya, pinaka-display niya. And guys, putol. MB lang siya. Kulang yung ano niya, pinaka-display. Kaya, ang gagawin natin dito guys. Maaaring dun sa nilagay natin sa tape method natin, maaaring may na-block siyang isang signal. Kaya kinulang siya at i-adjust lang natin siya. Kanina pang 13, magkakaiba kasi guys eh, minsan 12 lang or 10 eh. Yung dapat na i-block niya para makompleto niya yung pinaka signal niyang display niya. Babawasan natin siya guys. Patayin muna natin guys para pagkabit natin ng flakes eh baka mag-shoot eh para hindi siya maapektuhan. Guys, dito yung i-adjust natin. Para makita ko guys, tanggalin ko na rin siya. A few moments later. Ayan guys na, kabit natin. Try natin siya ulit. Ayan guys, kompleto na siya. Oh my God! Wow! Ayun guys, ganun lang siya. Ganun lang siya kadali. Dahil nga hindi natin alam yung signal nun sa left side. Kaya bali parang nanghuhula tayo. Kasi wala tayong access sa
schematic niya. Bola lang yan. Hindi natin alam yung anong linya na kung para saan, kung hanggang saan lang siya. Kaya, ayun lang, try lang ng try. Left or side, kaliwat kanan lang naman yan guys eh. Kasi common yan guys sa pinaka, sa LED TV. Nandun lang yung pinaka frequency niya sa tabi. Kung wala sa kaliwa o sa kanan, ganun lang yun guys. Guys, play na natin siya. Ayun guys, hanggang dito na lang yung video natin. Sana may konti kayong natutunan. Sa susunod na topic natin guys, mag-share din ako ng mga hardware ng kung paano mag-repair ng LED TV. Bola lang yan. Ayun lang guys, pattern lang yan. Madi-discover niya. Basta pag ganun guys, bago kayo mag tape method o paper method, titingnan niyo muna guys yung screen kung makamamaya sira yung backlight natin. Nag-try tayo nitong i-apply nitong video ko. I-check niyo muna guys yung pinaka monitor niya kung meron siyang backlight. Pag ganun guys, pag wala, backlight issue guys, pinapalitan niya. Yun guys, madali lang naman yung test. Sa susunod na video, i-share ko yan. Ayun guys, hanggang dito na lang sa video ko ngayon ito. Salamat!